puso labang, makikita ang tunay na yaman. Kamusta ka na? Well, I'm way better and sobrang na-appreciate ko yung concern. Nag-aalala na ko para sa magiging baby natin. Yung naman sinabi ko sa'yo, di ba yung pinangako ko? Magiging mabuting tatay ako sa mga anak natin. Do you wanna stay for lunch? Gusto ako. Pero Carlos... Daniela... Lahat ng ginagawa ko para sa mga anak natin. Huwag mo sanang ma-misinterpret yun. Fine. But it's still a good thing na nakikita pa din kita. At alam ko naman, deep inside sa puso mo, may pag-asa pa rin na magkabalikan tayo eh. Okay po. Thank you. Ano balita, Tol? Sabi ng fire department, pag-coordinate din sila sa mga polis para mas mapabilis ang investigation. Kapag hindi pa nasa re-investigation, ako pa rin pag-iinitan ni Marga. Lahat ng tao tingin ako talaga yung nagsunod ng integrated. Basta ang importante, malino sa atin kung ano yung totoo. Pero nagsisimula pa lang si Marga. Hindi siya titigil hanggat hindi ako nawawala sa paningin niya. At hindi ko hayaang mangyari yun. Masasolve din natin to. Sige. Basta Tol, tutulong din ako dyan. Ito Tol, ayaw rin naman umalis dito. Pero paano natin gagawin yun? Alam ko na. Tayo na lang mag-investigate. Kasi kabilang building lang naman yun eh. Kaya natin yun, di ba? Tingnan mo yung kalokohan mo, Kuya. Iniisip mo naman yan si Daniele. Hindi nga ako kinakausap eh. Baka nandudun na naman sa asawa niya. Eh baka naman nagkabalikan na sila. Eh ganun na nga. Pero... Alvin, hindi ka rapat-dapat yung malahan. Alam mo kuya, pinamagat na ganyan dyan eh. Diretsuin mo na siya. Tanungin mo na siya. Iiwanan ba ni Carlos si Daniela o hindi? Di ba? Para magkaalaman na. Honey, dinala mo pa kasi dito sa bahay yung work mo. Take a break! Yung baby mo! I'm okay. It's okay, Savannah. This baby is what keeps me going. And, syempre, yung paparating natin na product launch. Patapos naman na yung team, di ba? Yes, nandun pa rin sila sa office. Nagpa-finalize lang. Anyway, mabuti na rin nga na motivated ka. Because of Carlos. No, Savvy, I really feel it. Magkakaayos kaming dalawa. Babalik din siya sa akin. Well, that's good. Buti na rin yan para sa mga anak niya, di ba? Hi, Ninang. Oh, baby. Mom. May problem? Yeah. And of course, sino pa ba si Cassie? And I need help. Para mapaalis siya pati na rin yung classmates niya na nakakasira ng image ng Maxwell. Anak, hindi pa ba naaayos ang admin niyo yan? Are they forgetting na exclusive school kayo? You're right, Mom. Yun nga yung nilalaban ko sa kanila. But apparently, ayaw nila ako pakinggan. Nagsabi na ako na gusto ko ng PTA meeting. Right, let's do that. Para mapakinggan nila ang mga estudyante at ang mga parents na hindi nababagay ito ng mga taong yun. Papaalisin natin si Cassie at makakapag-aral ka na sa Maxwell peacefully. Kuya naman, sana inintay mo munang masara yung talyer bago ka uminom. Enjoy pa yung mga tauhan natin eh. Tapos na yung trabaho, di ba? Baka pwede na sila makasali sa atin. Boys! Ligpit nyo na yan! Kaya, sumama na kayo dito sa table. Ano, inom na! Boys talaga. Sabi mo? Wala. Sabi ko, ano bang pinoproblema mo? Daniela kasi.
Umasa pa magkakabalikan kami. Kahit ilang beses ko nang nilinaw sa kanya at pinakikisamahan ko lang siya dahil sa mga anak namin. Eh, siyempre, asawa mo yun. Tsaka kilala mo naman si Ate Daniela eh. Alam mo kung gano'n niya kayo kamahal ni Marga. Roxanne, ano yun? Gagawin ko na kasi yung evening routine ko. Ito na nga. Nakita ko kasi kanina si Cassie, Christoph at Mikoy eh. Magkakasama sila. And then? May pinaplano sila tungkol sa sunog. Ano? Aamin na ba si Cassie sa kasalanan niya? Gusto na raw nila na ipasara yung investigasyon para mapanunayan na wala nang kasalanan si Cassie. Hindi pwedeng mangyari yun. At paano naman nila gagawin yun? Papasukin daw nila integrated ngayon para mag-imbestiga. Bukas na pala to. Kaka-excite! Pero nakakakaba, kinakabahan ako. Hindi yan. Magiging maganda yung launch, sigurado. Naiayos naman natin lahat, di ba? Yung mga products, yung mga promotional materials. So, alam na tayong dapat ipag-alala. Kung may kakailangan pa kayo, handa naman yung mga bata ko para magtrabaho. Iyon naman pala. Okay, hindi na ako kinakabahan. Excited lang ako. Ako, bilisan na natin to para makapagpahinga tayo. Taka nga, gumagabi na. Wala pa din si Cassie? Wala pa siya, ate. Hindi ba siya nagsabi sa inyo? Si Cassie at Christoph, sila na uli. Dahil sa sunog na nangyari sa Maxwell Integrated, dito na muna sila mag-aaral. Makikihati muna sila sa mga classrooms natin habang ginagawa ang building ng Maxwell Integrated. Kahit anong pilit mo pang bumalik sa buhay ko, Cassie, hindi ako magsasawang paalisin ka. Nakuha mo na ulit ang pwesto mo sa school, pero hindi ka magiging masaya. Hello? Marga? Napatawag ka? May problema ba? Actually, ako po wala, pero si Cassie meron. Hanggang ngayon, nasa school pa rin po siya. Kasama niya si Christoph at mukhang nagkabalikan na po sila. Sarado na ako kami! Dapat sinarado niyo na yung gate eh. Ito. Anong ginagawa mo dito? Di ba auto shop to? Hindi magpapayos ng auto. Sa iba po nalang dalhin yan. Sarado na kami. Eh, hindi kuya. Kaya mo na. Ayusin na lang para matapos na. Boys, ipakiunan na to. Ano pag may makita sila doon, tapos mapatunayan nila na wala talagang kasalanan si Cassie? Marga, kung yun yung fire department at mga pulis ay nahihirapang may makita doon eh, for sure wala din silang makikita. Ruins na lang yun nando doon. Yeah, I mean, they're just kids. Wala na silang magagawa pa. Marga, tell me something. Si Cassie ba talaga ang nagsimula ng sunog? Yes. Nakita ko na nanggaling siya kung saan nagsimula yung fire. Look, I believe you. And with that argument, mapapaalis natin si Cassie at wala ka nang kailangan mong pang gawin. Bakit, Mom? Hindi ba dapat mas nilulubog si Cassie ngayon? Kasi wala na siyang reason para ipagtanggol pa yung sarili niya. I know. By the way I see it, kayang-kaya na ni Cassie sirain ang sarili niya. At hindi mo na kailangan pang tumihan ang mga kamay mo. Ba't ang tagal niyo? Minahanap ba kayo? Wala. Ikaw? Wala nga din eh. Wala namang matinong makita dito. Kahit nasa backstage, wala. Nakailang balik na rin ako doon, Mikoy. Cash, ikaw lang ba talaga yung nandun sa backstage nung time na yun? O baka may nakasabay ka? Si Marga, tsaka si Roxanne. Pumunta sila doon. Anong ginagawa nila doon?
Hoy, kayo! Anong ginagawa niyo dito? Kayo pala yung naririnig na kumakaluskos. Anong ginagawa niyo dito? Bawal kayo dito, ah. May ginagawa kayong kalukuhan, ano? Halika kayo, sama kayo sa opisina. Guard! Guard! Cassie! Ako yung nanay ni Cassie. Ma'am, after school hours na po kasi. Hindi na sila dapat nandito. Lalo na, delikado dito. Ako na hong bahalang humingi ng dispensa sa inyo at magdisiplina sa kanila. Nakikiusap po ako sa inyo, guard, please. Ma'am, sana wag na maulit ito. Naalala lang namin yung kaligtasan ng mga bata. Maraming salamat po. Sige po. Cassie, let's go. Now! Danny, hindi naman sa nangingialam ako, no? Pero bakit hindi mo na lang kasi hayaan si Marga sa gusto niyang mangyari kay Cassie? I don't want Marga to get in trouble para lang kay Cassie. Baka mamaya maapektuhan pa yung studies niya pag nagkataon. No. No, Danny. Don't you ever say na lang si Cassie. Remember your secret. Cassie is your sister. You shut up about that. Baka mamaya marinig ka pa ni Marga. Pinapaalalahanan lang kita. You need to be careful. Once lumabas yung secret na yun, si Marga ang pinakamaapektuhan. I won't let that happen. Tsaka pwede pa sa kanila natin isipin yan. Mas importante yung product launch bukas. I don't want to hear problems. I want results. Okay? Okay, fine. I'll go ahead. Sige. Okay naman, oh. Parang baka yung loob yung papacheck niya. Aga pa. Nagiinom ka na. Sa amin pag ganyan, may ibig sabihin yan, dalawa lang, nagse-celebrate o may gustong kalimutan. Ano ba sa dalawa? Ano bang pangailan mo? Ikaw naman. Mahinit ka agad ang ulo mo. Ano ba? Nahihiwala yan na ba nangyari? Kaya kitang tulungan sa problema mo. Bakit naman ako hingin ng tulong galing sa'yo? Gusto ko ang asawa mo. Ngayon, kung ayaw mo na siya, nandito naman ako. Igago ka pala eh. Ikaw yata lasing sa atin dalawa eh. Daniela? Ano? Ilang araw na dumating tong sulat na ito, mukhang importante. Ano ba yan? Summon para sa hearing ng annulment namin ni Carlos bukas. Carlos, kung hindi mo kayang pahalagahan si Daniela, nandito ako. Kaya ko yun. Ayan! Awat na yan! Raulo ka, ha? May anak kami! Ano sa tingin mo? Papayag ako sa gusto mo? Ikaw ang kikilalaning ama ng mga anak ko? Hindi yata sasakyan mo may sira, eh. Utak mo! Bukit dami sa mga kalokohan mo, ha? Kalokohan? Wala kang pinagkaiba sa akin. Pareho lang tayo may gustong makuha. Umalis ka na dito. Wala akong pakialam kung gumagana yung sasakyan mo, hindi. Umalis ka na dito, baka alam pa magawa ko sa'yo. Sinuwin mo. Gumawa ng auto ko. Now, ay ganito. Oh. Kasi ginawa nyo. Tip mo sa akin. Baka mo. Tip mo. Salamat. Naiintindihan nyo naman siguro kung bakit kami nagagalit. Nagtiwala kami sa inyo. Tapos ganito ang gagawin nyo? Paano kung napahamak kayo? Dad, tita,
Ako po may plan ng lahat ng to. Wala pong kasalanan si Cassie. Mama, gusto lang po tumulong dito pa sa investigasyon. Pinagbibintangan po kasi ako ni Marga na ako po yung nagsunog ng school. Cassie, bakit hindi kayo sa amin humingi ng tulong? Bakit kailangan niyong gawin to? At may tamang paraan sa paggawa nun. Hindi ko matatanggap na ginawa niyo yun. Akala ko pinapatunayan niyo sa amin na hindi nakakasira ang relasyon niyo. Pero tingnan niyo kung anong nangyari. Paano kung nakasuhan kayo? Christoph, I'm so disappointed. Nag-usap-usap na tayong lahat tungkol dito. Hindi na ako papayag na magkasama kayo ulit. Ipapahamak niyo lang ang isa't isa. Ma, kasi alam ko na. Alam kong nagkabalikan kayo at wala kayong balak na sabihin yon. Tingnan niyo kung anong nangyari sa inyo. Sinira niyo ang tiwala namin sa inyo. Ayoko na mag-usap kayo para wala na kayong interaction sa school. Cassie, give me your phone. Para hindi na kayo mag-usap. Christoph? I'm so sorry about this. Christoph, hindi pa tayo tapos mag-usap. Dati hindi niyo kasi ako pinapakinggan eh. Because you're being so unreasonable. Ano pa nangyayari sa inyong dalawa? Tapos ngayon magtataka kayo kung bakit ganun na lamang ang reaksyon namin ni Romina? Dad, we're doing our best. Is that not enough para sa inyo? Dahil patuloy niyo sinisira ang tiwala namin sa inyo. Nahuli kayo ng staff ng Maxwell sa disoras ng gabi? Christoph, pag hindi mo ako sinunod dito, ibabalik kita sa Amerika. Dad, no. Gagawin ko yun. Okay, fine. Paig na akong lumayo kay Cassie. Basta huwag niyo lang po akong dalhin sa Amerika. Please. Pero Dad, may isa lang sana akong hihilingin sa'yo. What? Just this once. For the last time, let me just help Cassie. Pagkatapos mo nito, wala na. Tapos na. Pasensya nga pala kagabi ah. Eh, hindi ko rin namalayan yung guard eh. Galit pa ba si Tita Romina? Oo. Pati si Tito Bernard. Pinaghihiwalay nila kami ni Tope. Pati yung cellphone namin kinuha. Ayun na, yari. Pero paano nalaman ni Tita Romina na nandun tayo? May tumawag daw kasi sa kanya. Pero imposible namang si Fatima at LG yun. Wala silang alam sa plano natin ni Koy. May hinala ko na si Marga yun eh. Paano mo naman nasabi yan? Alam niya kasi yung number ni Mama. Pero paano niya nalaman yun? Cassie! Nakita mo na ba yung kumakalat na GIF dun sa group chat ng Maxwell students? Hindi pa, bakit? Eto, tingnan mo. Anong number yung unang nag-post eh? Pero di ba may access siya? Siguradong talaga dito siya. Si Marga. Ayun na nga. Si Trina, pinagsasabihan niya lahat ng classmates natin na layuan ka. Tsaka sinabi din niya na sundan na lang daw namin kung ano yung gusto ni Marga. Para daw hindi na kami masama sa galit niya sa'yo. Alam mo, okay na nga sanang nakalipat tayo ng Maxwell International eh. So, bakit naman parang mas humirap yung buhay natin mga scholar? Nasabihan ba si Dad nila lang yun ang pre-trial namin? Oo, nabigay sa kanya yung summon. Uy, nasan siya? Hello?
O, nasa ka na. Ngayon ang pre-trial natin. Alam ko at nasa schedule ko yun. Pero may problema si Marga sa school. Kailangan niya ako. Ano mong sabihin nun? Hindi ako makaka-attend ng pre-trial natin. My daughter needs me. Ikaw din. Trina, kailangan natin mag-usap. Ano problema mo? Bakit po sinasabi sa mga classmates natin na layuan ako? Dahil ayaw naming mahawa sa kamalasan mo. Bakit? May pruweba ka ba na ako talaga yung nagsimula? Porke ba ako yung nasa backstage ako na agad? Para naman ibang nagpunta doon na hindi natin nakita. Trina, wala akong dahilan para gawin yun. Yung sinasabi ni Marga, hindi yun totoo. Kahit na, kung ikaw man o hindi ang nagsunog, nadadamay pa din kaming lahat sa away ninyong magtita. Kaya mas mabuti nang layuan ka namin kaysa mawalan na naman kami ng school, kakadikit sa'yo. Ganyan talaga si Trina. Di ba basta-basta mamabago yung isip niya sa kung ano gusto niyang gawin. Alam niyo, dapat mapaniwala natin silang lahat na wala ka talagang kasalanan. Para tapos na. Tama. Cassie. Oh, si Marga. Anong meron? Nasa PTA meeting siya ngayon, kasama yung mga parents ng mga taga-Maxwell International. Ano naman daw para sa inyo? Sabi ni Mami sa akin, tungkol daw sa nangyaring sulod yung agenda nila. We are all aware sa tragedy na ganap dito. But after that, may mas malaki pa palang tragedy ang na-experience sa mga anak natin. Nakakasama nila sa iisang school ang mga Maxwell Scholars. Excuse me lang, ano? Paano naging tragedy yun? Maxwell Scholars sila. So may karapatan silang mag-aral. Nakakasama ng anak mo at ng anak ko ang mga batang walang modo. Mga nanggugulo sa classroom. Kunento na sa akin lahat yan ni Marga. Hindi na siya makafocus sa studies niya. Those scholars are bad news. Well, Maureen doesn't feel safe anymore. Masyado na raw magulo ang environment nila sa class. You know, they're just good with books. Matalino sila pero ibang talino sa attitude. Hindi nga natin alam kung sa mga pamilya sila nanggaling. Hindi biro ang binabayad nating tuition fees dito. That's why I'm filing for a petition. Tanggalin ang mga Maxwell Scholars sa Maxwell International. Sa kanila naman nanggaling ang dahilan, di ba? Si Cassie ang nagsimula ng sunog kaya nawalan sila ng school. Why do we have to suffer the consequences ng mga bagay na ginawa nila? Nawalan galang lang ako. Alam ko po kung para saan ang meeting na to. Pero nakikiusap ko kung napakinggan niyo pong side namin scholars. Hindi po kami tanggalin dito sa Maxwell International. Bossing, si Miss Beauty Pill. Leon, maaga ka dumating. Maayos na pa ang lahat? Konti na lang sa setup, pero okay na lahat. Mabuti naman. Ate, may malaki tayong problema. Bakit? Anong nangyari? Eh, yung mga clients natin, bigla silang nagsabi na hindi na doon sila makakarating. Eh, halos lahat doon, expected guest na natin. Ano ang dahilan? May ibang lodge lang pupuntahan. Sa Camila. Ano ba namang laban natin doon? Sigurado, mas malaki ang lodge nila. Neil, tawagan mo lahat ng investors at huwag kang tumigil sa pagtatawag sa kanila. Kahit sekretaryo nila, makiusap ka. Pilitin mo silang pumunta dito. Okay, sige. Gagawin ko na ngayon. Okay, okay. Bossing, ang laking problema nito. Gusto ko na nga tawagan yung mga kakilala ko eh. Para maging maayos naman tong launch natin. Hindi pwede, Bossing. Kapag ginawa mo yan, lalo mo lang pinapahamak yung sarili mo. Makakatulong naman ako sa kanya. Tsaka sa kumpanya. Kasi nagigets ko yun, pero pag ginawa mo yan, lalo malalaman na mas beautiful yung katawan mo.